What's going on mga kadakdak? I'm Danielle and welcome back to my channel. So ayun na nga mga kadakdak, naglalakad kami ngayon papunta sa kabilang bahay kalanay Bibi, kapatid ni Mama. At dahil magdodog walk tayo ng aso ngayon, idodog ko kasi Dwight, yung isang asong malaki na kasi medyo sumusunod na yun sa akin, hindi na siya masyado makulit. Paglalabas lang ng gate, ako yung palagi nagdodog walk ng mga aso nila kasi syempre walang ibang magdodog walk ako. Yung madalas, every week, ay hindi naman every week, kapag ano, hindi lang ako busy tulad ngayon, kaya sabi ko ibablog ko na din para naman makita nyo kung paano ako hilahin ng aso na yun. Mga kadakdak, andito na tayo sa bahay nila yung Bibi at kukunin ko yung aso, para yung isang aso lang kasi pinadag ko ako nga, sabi ko kanina. Tara, mapasok na tayo. So, andito na. Nagpapagawa na din ang kulungan sila na yung Bibi para dun sa dalawang lumalaking aso, si Dwight at si Blight. Belgian Malinois siya, kaya kailangan medyo talaga malaki yung kulungan. Ayan. So, intayin ko din mamaya. Kasi mamaya na rin, matatapos na din yan mamaya. So, pinsan lang namin yung gumagawa. So, ipakita sa inyo yung dalawang aso na Belgian Malinois or si Dwight, ay titingnan ko muna yung bagong aso dito nila na yung Bibi na Sitsu. Awang ko ano tawag ko talaga pronounce. Tara. Ay, ito na pala. Sinalubong na ako. Hi, baby! So, ito, bagong aso nila. So, puro aso na dito sa bahay na to. Kaya, ito yung anak nila yung Bibi dito. Mga bagong inaalagaan. Oh! Kinakagat ako. Don't bite me. Tara. Dito, meron pang isa dito. Ito yung bago nilang alaga ngayon. Sana mabait din to sa akin. Kasi meron din, halos lahat ng aso dito, yung dalawang Belgian, mabait naman sa akin kasi simulat sa pool, andito man ako, inaalaga ako yung dalawang yun. Tapos yung bagong isa dito na puti, hindi ako kilala, binabatok ako. Ito oh. Yun. Matapang yun sa akin. Ito may bagong dalawang aso nila. So, tara na mga kadakdak, pumunta na tayo ng likod para kunin si Dwight. Mapalapa ako kayo. Ayan, pati manok dito, inaalaga ako na dito. Guys! Ang hindi nyo, baby! I miss you! Hey, hey, don't dilat-dilat me. Hey, come on. Hey, come on. See it? Good. Tina! I love you. Oh, so, ito po si Dwight yung hindi ko gusto walk kasi medyo talaga natuturo ako ito ng kanyang pagkano. Sumusunod siya kasi 10 months na to, 10 months. Pa isang taon na din, kaya ready na, diba? Ready na, mga good boy na, big boy. Ito naman yung isang aso, si Blight yung pangalan. Babae naman to, yun lalaki. Ito ay babae, baby. So, nagkasakit ko kaya na mayat. So, di namin alam yung sakit, kaya itadali namin yun sa bed. Sa 11 daw, itadali nila. Busy ako na 11. Baby, madugo kami ni Dwight. So, tara na. Kunin na natin si Dwight. A few moments later. So, ayun mga kadakdak. Hawak ko na si Dwight. Si Dwight yung aso na palagi ko dinodog walk. Sobrang kulit. Kaya hindi ako nag-video kanina paglabas. Nakalabas naman na kami. Sobrang kulit dito pag malabas kasi yung tali, ayun, malapit na namang maputol. Bibili na naman ng bago pag naputol. So, samahan niyo ako pag dog-walk dito sa makulit nito. Grabe kadakdak yung dumi ko, oh. Paglabas lang kay Dwight. Pakita mo, atin. Grabe yung dumi ko tapos yung gasgas ko kasi ang harot ni Dwight masyado. Pati ako yung naharot. Sana all. Tapos, kinakarmot ako kaya pula-pula ako. Mukha na ako madungis. Hey, come on. Tapos, mga kadakdak, kung napapansin niyo, wala pa akong face mask kasi po, sinigurado ko na wala pong dadaan ako sinasinong ibang tao dito, saka pinapatpat naman po ng barangay namin yung social distancing. Safe lang para sa mga taga dito, exclusive. Hindi po dito nagpapadaan ng mga ibang unfamiliar na sasakyan galing po sa ang lugar, mga malalaking sasakyan. Chin-check po pagpapasok ng diversion sa crossing, saka dyan sa may barangay. Kaya mas okay.
Kaya okay kadakdak na hindi po ako nakakamas. Okay lang po na hindi ako nakamas. Pero may baon po ako in case na. In case. Pero secured po dito na maayos po na kahit hindi ka nakamas, may social distancing. Saka kami-kami lang dito yung mga nagkakasalubunga, nakikita, gano'n. Hindi po din dumaan yung mga unfamiliar na sasakyan. At dito na tayo sa may kalagitnaan bago dumating ng bahay. Grabe yung pahirap sa akin, ibay talaga. Tapos, yan. Mag-hike ka sa camera, please. Mag-hike ka doon. Mas malaki pa to sa akin. Grabe pag naambahan kayo nito. Kasi palagi ako yung naambahan nito. Kapag nakikita ako, pag pumupunta ako lang na ibibe. Grabe para akong matutumba. Sobrang lakas. Mas malakas pa to sa akin. So nga pala mga kadakdak, ipapakita ko sa inyo kanina yung mga natutunan ko sa pagtutungo ng aso. Parang tatlo pa lang yung alam ko. Tapos sumusunod talaga to mamaya. Papakita ko sa inyo yung mga natutunan ko sa pagtutungo ng aso. Hey, sit. 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 Good baby. Shake hands. Sumusunod na oh. Nag-iinerte lang siya kanina. Sobrang pagod kasi bihira ito makalabas kapag may free time lang ako saka ako ito nadudugtog. Dog-walk. Down. Ay, hindi siya maka-down kasi akikli ng tali. Good. Good, good. Kiss. Good. Buti nga ngayon, hindi masyadong marami yung laway niya. O kasi, ang init pa naman yung laway niya. Tapos, ang lakit kadiri. Kapag ang aso nadidistract, hindi talaga nakikinig sa amo kapag ano pa lang. Kasi 10 months pa lang to pa, 1 year pa lang. Kaya, pero po, ano na nga eh, barako na nga. Yun yung natutunan kong ano, trick sa aso. Tinuruan ako nung barkada ko dito sa amin. Good baby boy. Bihira lang ito mapagod kaya kapag nakakalabas siya, sobrang kulit niya. Parang walang pinapakinggan. Parang nakawala sa hawla na ng ilang taon na hindi pinalabas. Pero sobrang bait nito, kaya nga ano eh. Pero sabi daw, kapag nag 1 year na mahigit ang aso na ganito, Belgian or sa ibang bansa na mga aso, nagmamatured, tumatapang. At magpapaalam na po ako mga kadakdak, palagi niyo pong tatandaan na huwag kayong lalabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. At palagi kayong magsusuot ng mask tuwing lalabas ng bahay. Tara! Paalam! Paalam ka na sa kanila! Paalam ka na! Douche!